Hindi allowed na maglaro ang mga bata. Di ba yung ibang sementeryo, maraming mga bata na nagtatakot. Nakakatuwa naman. Ito na yung sementeryo at yun yung dalampasigan. Yung mga kwento rin kasi guys. So ito, meron ako nakita rito guys na isang nicho na nakalagay ay Honolulu, Hawaii. Oo. So ibig sabihin tayo dito ng isang garapon. Tao dyan? Tapos syempre makikita nyo dyan sa drone yung mga kubo na kasama sa babayaran mo. And then napakaganda rito talaga. At mapapansin nyo na parang umuulan. Oh, mapapansin niyo diyan sa pinaka ano, sa pinaka bundok ay ang ulan. Oo. Tama ba? Ay, pero may kinalaman pa rin sa sementeryo kasi nandito tayo ngayon sa Dinggalan. Papasyalan din natin ang sementeryo ng Dinggalan. Pero nag-overnight ako mag-isa dito dahil pinili ko na mapag-isa sa ngayon. Kasi syempre, alam mo naman, syempre na kayo makalat. Nandito pa yung aking mga gamit. Yan. So, ang gagawin natin guys, magpapalipad tayo ng drone sa pinuntahan kong isang resort dito. Nakaka-open lang. Swerte tayo dahil tayo yung kauna-unahang nag-vlog dito. At bukod dito, syempre, hindi mawawala mga sementeryo ng Dinggalan. Oo, dito sa probinsya ng Aurora. So samahan niyo ako guys, ikot ka kayo saglit dito sa aking pinagstayan kaya lang maulan pa sa labas. Yan. And then diretso na tayo ng cementerio mamaya. Pero papakita ko muna sa inyo yung view kung gaano kaganda rito at magkano ba ang gastos dito. Dito po ay pumapatak po na kung 10 kayo or maximum of 10 tao, nandito tayo sa Pacific Bay Resort kaya makikita niyo ang ganda-ganda ng view. So kung aabot kayo ng 10, 2,500 lang. Pero kung ikaw lang mag-isa, ay 2,000 ang singil sa'yo. O depende sa pag-uusap nyo ng mismong ano. Kasi mas makakatipid kayo dahil may second floor to. Yan, akit tayo sa taas. Akit ako sa inyo. Diba? Maganda. Maganda kung sa maganda. Tapos mamaya, yung drone nasa labas, makikita nyo yung itsura ng ganda nitong aking pinagstayan dito. So yan. Ano, walang po. Tapos papakita ko sa inyo yung pinaka CR nila. Yung aking vlog kasi is tinapos ko yung mga sementeryo dito sa Nueva Ecija. Kailangan mapuntahan natin lahat yan. At syempre para naman sa makagala tayo, di ba? Na hindi lang naman puro mga sementeryo, may mga magagandang lugar din na ipapakita sa inyo si Master G. Pero syempre, may mga nauna ng umupa. Ayan. Check natin yung kanilang ano. Yung mga umuwi na. Diba? Bala ko, kung may sasakyan kami, didiretso kami dito ng family ko kasi recommended talaga siya. Isa-isahin natin. Okay naman siya. So, sa kabila. Ito yung parang ginagawa pa lang. Kasi 2 months ago pa lang daw ito binuksan at wala pa rin nakapag-vlog dito.
hindi cementerio, kaya kaya pupunta tayo, wag kayong mag-alala. Alam ko mamimiss niyo yung mga vlog natin sa cementerio. Kitang-kita niyo yung Sierra Madre. Yan yata yung bundok ng Sierra Madre. Kung di ako nagkakamali. Ganda rito sa tulay na to. So, ito yung kauna-unahang tapak ko sa sementeryo ng Dinggalan. Oh, nakikita nyo agad, malinis, di ba? Kahit sabihin mong probinsya. Kaya nga mas maganda pa yung minsan probinsya, malinis eh. So, ano bang merong kwento dito? Kasi balita ko, may mga nagpaparamdam din dito. Hindi naman maiwasan yung mga nagpaparamdam na yan, guys eh. Kaya lang yung iba, may utang, hindi na marunong magparamdam. So, anong mayroon din? Ay! May puno ng ano? Siniguelas ba to? Comment below guys, anong paborito mong puno? Kakain ka ba ng siniguelas sa cementerio? Ay! So, ito pala guys, nakala ko talaga malinis. Hindi naman may iwasan talaga eh, no? Kasi syempre, wala naman din sariling tagalinis ang mga public cemetery, diba? So, yun nga na nakita natin yung bagong libing kanina, may nililibing dito kanina, at yung mga kwento rin kasi guys, tama, grabe to, yung kwento nga na yun is yung pasyam yata ang tawag dun guys, di ko, comment below nga. Kailangan daw ng pasyam kasi hindi pa rin nakakatawid ng langit yung kaluluwa. Yun ang mga paniniwalang iba na matagal ng paniniwala. O, kasi ako, pag alam ko namatay ng isang tao, is patay na talaga, di ba? Wala na siyang kinalaman pa. Kahit nga yung pag-ibig nakakalimutan daw. O, nasa Bible yun guys. Ako hindi ako masyadong pala ano ng Bible, pero nabasa ko din yun. Dapat pinapahalagahan ng mga patay kahit patay na sila. Manawak din pala ang sementeryo ng Dinggalan. Pero yun, nakausap kong babae sa tindahan kanina, pinagkapihan ko, sabi. Wala naman doon masyadong kababalagan dito, pero madalas doon nakakarinig ng mga nagtatakbuhang bata. Oo, dito sa sementeryo. Kahit walang, hindi allowed na maglaro ang mga bata. Di ba yung ibang sementeryo, maraming mga bata na nagtatakbuhan, pwede silang mag tawag dito. Dito hindi pinapayagan ng mga magulang karamihan na pag-alagala lang sa cemetery yung kanilang mga anak. Ito nakakaawa guys, oh, lububog na sa tubig. Ang kanyang ano, medyo. Oh, guys, abangan nyo yung vlog ko dun sa talagang aktual na pinag-anuhan ng mag-jowa. Oo, hindi na tayo nakamove. Hindi ko nakamove on dun sa mag-jowa na yun eh, no? Abangan nyo dahil tinuro na sa akin yung eksaktong lugar talaga. Dahil yung palang pinuntahan ko na huli, hindi naman daw pala yun yung eksakto. Ang dami nag-PM sa akin at ito na, hindi na ako magpapaka-epokrito. Napanood ko po yung video. Grabe. Oo. Kasi sabihin nila, nung una hindi ko na napanood. Nung una po talaga, hindi ko po talaga napanood. Pero tong huli na, nakita ko na, grabe sila, apat na video yung magkakasunod isinend sa akin. Hindi ko lang lalagay kung sino nag-send, pero saludo din ako sa iyo dahil talagang gumawa ka ng way para makita ko talaga. Kasi hindi na po siya nakikita raw sa mga sites lang basta-basta dahil pinabura ng araw, pero nakita ko na ang sementeryo talaga na mag-jowa na yun. Oo. Kung saan sila gumawa ng ano ng mga hindi dapat gawin pero ginagawa. Tingnan nyo oh. Ano dito guys, mga nicho, karamihan napapansin ko may mga tiles. Oo. Tsaka meron na kami filter itong bata. Blurred naman natin. Pinanganak siya nung July 12, 2010 at namatay din nung July 13, 2010 pala. 2010 same year at saka same year din siya namatay.
RIP po, alam ko nasa mabuting kalagayan na itong batang ito dahil syempre, nasa kami na siya ng Panginoon natin. Ito naman guys, namatay siya noong February 14 o 2006. Ang pangalan niya ay si, yung natin sabihin pala, oo. Kasi privacy na rin yun. Pero ang kanyang kinamatay ay, o ang kanyang kamatayan ay February 14. Puro mga naka-tiles karamihan. So ito, meron ako nakita rito guys na isang nicho na nakalagay ay Honolulu, Hawaii. Oo. So ibig sabihin, dun ito ipinagawa. Comment below nga. Kasi nakasulat eh. Oo. Or baka dun galing yung kanyang katawan at ipinadala lang dito sa Pilipinas. Hindi ko lang sure ah. Comment below. Oo. Lalaki po yung nakalibing. Honolulu, Hawaii. Kasi may katabi siya rito. Hindi ko din alam guys. Na parang plain na nicho na pa-triangle. Pa-square. Tanda ko na hanggang ngayon yung square at saka triangle, hindi ko pa alam. Lagi ako nalilito. Guys, utang na loob. May bago tayong ano, flavor ng Coke ngayon, oh. So refreshing nakalagay. Kulay orange yung flavor. Coke na orange yung flavor. Baka mamimigyan. Guys, sana po suportahan nyo hanggang katapusan ng video dahil i-attach ko na rin dito yung pumunta ako sa isang sementeryo din sa Gabaldon naman. Oo. Yung isang sementeryo sa Gabaldon, pinuntahan ko din guys. Dahil dun ako gumawa ng bagong intro ko. Sana suportahan po ninyo. Dahil isang taon na rin tayo nagbablog mahigit. Nagpapasalamat po ako sa mga suporta po ninyo, sa patuloy nyong pagdami, pag suporta kay Master G. Kasi alam ko naman kahit marami nang babash, ganun talaga eh, hindi naman may iwasan yun yan eh. Hayaan na lang natin, huwag na lang natin pansinin. Kasi kahit minsan masasakit yung mga sinasabi nila, mamatay na kayo. Oo. Charot lang po, joke lang. Mamatay na kayo. Hindi, mali mo naman magbago sila. Meron akong i-a-attach dyan sa screen na conversation namin ng isang basher ko dati na nagtiwala sa akin na bumait. Oo, parang hindi, not totally bumait pero nakatiles oh. Nasabi niya mabait daw pala ako, nagre-reply daw ako. Oo, sa mga Facebook page, nagre-reply talaga ako guys. Sa Facebook page natin. So may nakita tayo dito ng isang garapon. Gara po na may tubig. Para saan yan? Tapos may buhangin. Parang may pamahiin sila. Ano? Hindi ko lang sure. Wala naman siyang isda or what. So ito guys, yung nakakatuwa lang dito, hindi naman mostly sa part dito ng cemetery ng Dinggalan, Aurora. O kasi sakop to ng Aurora. Ay, malilinis. Malinis talaga. Kaya pansin nyo, tignan nyo to. May dalawang bata dito. Tapos meron pa dito. Nakalibing pa dito. Parang hindi na nadala. At may puno ng bayabas. Parang gusto ko tuloy ng bayabas. Ito oh. Paso bubot pa. Tikman natin. Ay! May tao dyan? Narinig nyo guys? Parang may tumawag sa akin. Ako lang po dito. Yung madalas yung may tumatawag sa'yo. Yun ang madalas na experience ko sa cemetery. Lalo na pag mag-isa talaga ako. Kasi mostly yung mga vlog natin mag-isa naman talaga. Ito o dyan? Anong tao dito? Boses ng lalaki. Creepy ah. Parang tumawag. Narinig ko talaga eh. So ito yung mga nicho at ito na yung dagat.
Wow, ang ganda ng view. Bangon mga patay, bangon mga bangkay, huwag kang magugulat pag bumangon pa sila ngayon. Ganda ng view, dagat at sementer. Pasigan. Lalim na, dalang pasigan, no? Kung bago ka lang sa channel natin, sana mag-subscribe ka na. Oo, nandiyan sa ilalim. Pati yung bell button para lahat ng video natin, mga lumang video natin dyan, mapapanood mo mga kamaster. Ito guys, oh, itong puno na to, lalaki raw ang nagtanim. Kasi tabi ah, bakit mas mahal guys ang dumi kaysa sa ihi? Comment below nga. Kasi ano eh, parang unfair. Parang ang unfair naman, mas mahal yung ihi ay yung dumi kaysa sa ihi. Pwede bang parehas na lang na 5 pesos, tawad na lang yung 5 piso? Mahal-mahal! Bayan! Di tayo ano eh, parang... Ah, siguro pag iihi nga naman kasi common sense, ihi ka lang. Pag dumi kasi tutubig ka, di ba? Pero mabubuhos din eh. Meron ako nakita rito. Guys, hindi pa nabubuksan. Comment below, mahilig sa ano. Yan. 4 cantos. Comment below. Hindi pa siya binuksan. Sana kung nag-enjoy ka sa ating YouTube, ay sana huwag mong kalimutang mag-subscribe